iyong mga patuloy na sumusubaybay at tumatangkili sa palaguntunan ito sa Facebook, ang Salitanglaw, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Tayo po ngayon na sa araw ng Biyernes, ika-anim na linggo, sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ang ating pong mabuting balita ngayon ay mula po kay San Juan, Kabanata 16, mga talata 20 hanggang 23. Mga minamahal kong kapatid, pagkatapos na tayo makagupit ng bagyong Undoy, marami pong mga banyaga ang pumunta rito para tayo tulungan sa ating, para tayo makarecover, no, sa ating mga nangyaring trahedyang ito. At kasama na rin dyan ang mga sociologists na nag-obserba sa ating mga Pilipino. At ang isa sa mga ritis ang banyagang sociologist ang nakita niyang katatagan natin mga Pilipino at ang kanya naging obserbasyon ay ganito. Ligas nga pala sa mga Pilipino ang pagiging masayahin. Bakit? Ikaw na itong binagyo. Ikaw na itong nawalan ng minamahal sa buhay. Ikaw na itong nawalan ka ng mga ari-arian. Pero tayo mga Pilipino, kahit papaano, ay nakukuha pa rin nating umiting, nakukuha pa rin nating maging masaya, nakukuha pa rin nating tumawa, nakukuha pa rin nating gawing magaan ang ating sitwasyon. At kung ating titingnan ito sa mata ng ating pananampalataya, sa tingin ko po, ito rin ang dahilan o isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag ang Kristiyanismo o ang Katolisismo sa ating bansa. Kung titingnan po natin ang ating pananampalataya, base na rin nga sa mga turo at pangaral ni Jesus, ang espiritu ng Kristiyanismo ay ang kagalakan, ang paghahandog ng kagalakan, ang pagbabahaginan ng kagalakan. Dahil alam din ng ating Panginoong Jesus na bahagi ng buhay natin bilang mga tao, ang mga pagsubok, ang mga paghihirap, ang mga suliranin. Kaya ang kanyang pangako sa ating mabuting balita ngayon, ang sabi niya, nalulungkot kayong ngayon, ngunit mag-uumapaw ang inyong puso ng kagalakan. Tunay nga naman na ang kagalakang alok ng ating Panginoong Jesus ay isang kagalakang pangmatagalan, isang kagalakang pangwalang na walang katumbas, isang kagalakan na tunay naman, no, na ito'y makakapuno sa ating mga puso. At ang kagalakang ito ay bunsod na rin ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga, upang maging ganap at tayo makuspos ng kagalakang kanyang ibinibigay sa atin, tayo rin ay matutong na magmahal o mahalin ang ating Panginoong Jesus. Sabi pa nga, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, hanapin si Kristo at ibigin siyang tunay. Mga minamahal kong kapatid, kung sa puntong ito, kayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, dumadaan kayo sa mga problema, o mabigat ang mga pasanin ninyo sa buhay, huwag kayong manginawa, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag na huwag kalilimutan na narito ang ating Panginoong Diyos na laging narito na nagsumusubaybay sa atin, na lagi tayong sinasamahan sa kabilangan ng mga pagsubok na ito. Ito rin ang kanyang pangako sa ating mabuting balita, hindi po ba? Ito ang kanyang mga binitawang salita sa kanyang mga alagad. Sabi niya sa kanila, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Nalpasasan ba? Pagkatapos ng mga pagsubok nito, pagkatapos ng mga suliranin ito, pagkatapos ng mga pasanin ito, kung tayo nga ay mananatili sa kanya, kung tayo ay maniniwala sa kanya, kung tayo ay talagang panghahawakan natin ang kanyang mga pangako at salita, ito nga ang kagalakan, ang kapayapaan, ang ating matatamasa. Mga minamahal kong kapatid, ito nga dapat nating panghawakan. Halina at tayo nga tamasahin natin ang kagalakang dulot, ang kagalakang ipinangako sa atin ng ating Panginoon Jesus. Pagpalain tayong lahat ng puong minamahal.